Hello guys, welcome to my channel. Please don't forget to hit like, subscribe, and comment. So, ang gagawin natin ngayon guys is mag-transplant po tayo ng mga seedlings. So, nag-seedling ako ng papaya at saka tawag doon, Masaflora or passion plant. Yung passion plant kasi, yung bunga niya, passion fruit. So, ang mahal-mahal dito sa Bahrain, ang passion fruit. So, alam nyo ba yung mga 6 pieces is around 3 dinar. 3 dinar po is equivalent to Philippine peso is around 300 plus. Or let's say 400. Ayun, pumapatak siya ng 400, yung 6 pieces. So, bumili po ako ng passion fruit at saka hindi ko kinain yung isa. Sinidling ko siya. So, itra-transplant natin. Dito po sa Bahrain ay walang lupa. So, walang lupa na bakante or let's say yard na pagpatatamnan. So, ang gagawin natin guys is itra-transfer ko siya sa malaking pail. So, ganito lang siya, guys. So, ito, guys, yung dalawang pail na binutasan ko sa ilalim. Ayan, binutasan ko rito. Ito, isang butas yan. Bali, tatlong butas. Pinaligyan ko siya tatlong butas. Para po, guys, pagdiligan natin at may mga excess water siya, hindi po malulunod yung ating itatanim na halaman. Kasi kapag puno to ng tubig, tapos hindi madre-drain yung yung excess, magkukos siya ng pagkalunod ng halaman. So, ito po yung mga seedling ko. So, ito yung passion plant. Ang dami. So, hindi ko alam kung saan ko itatanim ang mga to. Wala akong maraming pail or paso. At saka ito naman, papaya. Ito, mahaba to. Mahaba ang bunga nito. So, itra-transplant natin sakaling mamunga sila at pakinabangan natin. So, ito po yung lupa na binili ko. Hindi ko alam kung magkasya. In case na hindi siya magkasya, then bibili ako ulit. So, itong lupa dito is 1 dinar 600 ang isa na ganito. So, 3 dinar 200 yung dalawa na ganito. Hindi ko alam kung ilang liters to. So, ang mahal-mahal ng lupa dito. Samantalang sa Pilipinas, everywhere may lupa. So, anyway, gagawin na natin. So, ayan guys, start na natin. Okay, and yung plant. Tapos, ayan, start na natin na mag-transplant. Buksan natin yung buksan natin ang lupa. Okay. Kulang pa yung lupa na ilagay natin sa isang pail. Kailangan natin tong malaking pail kasi po kailangan ng ating halaman ng mas maraming lupa. Okay. So, yan. So, kailangan ko pa. So, bibili pa ako kasi kulang siya. Anyhow, pwede na siyang ilipat. Pag nakabili ako ng karagdagang lupa, tsaka ako siya dadagdagan. So, kukuha ako ng isa dito or let's say dalawa. Kukuha ako dito. Tignan ko yung pinaka mataba sa kanila at tsaka yung pinaka healthy. Yun ang kukunin ko. So, medyo
medyo nyatan natin ang pagkuha para hindi ma-damage yung iba. So, ayan, nakakuha ako ng dalawa. So, itra-transfer ko na lang siya dito. Okay. Ayan, transfer na natin. Okay. Ayan. So, ito na po siya. So, yan, nakatransfer tayo ng isa. So, marami-rami pa to. So, kailangan pa natin ng mga paso na ano, kakailanganin sa pag-transfer. So, ang gagawin ko naman po sa isa is itong isang papaya ang ilipat ko. So, yan. Siya naka doon na naman tayo, kulang na naman dito sa kabila, kailangan pa natin bumili ng karagdagan. So ayan po, kukuha tayo dito sa papaya, kunin ko yung pinakamataba, maingat din nating tanggalin para hindi rin madamage yung iba. Ayan, so nakakuha tayo. Ayan, ililipat natin dito sa pail. Ayan. Sana po ay mag-click siya kahit ganito na ano. So, bale, experiment muna natin to. First time ko magtanim sa pail ng papaya at saka masa flora. So, experiment natin. Ayan. So, ang gagawin natin guys, maglagay tayo ng kaunting tubig. Huwag nating masyadong basahin. Kaunting tubig. And then, wag na muna natin ilabas. Antayin natin na makarecover sila sa kanilang pagka-transfer bago natin ilabas. Kasi pag ilabas natin, tas mainit sa labas at hindi pa sila nakaka-recover, ano po siya, tawag doon, mamamatay po siya sa init. So, maglalagay po tayo ng kaunting tubig. Kuha tayo ng kaunting tubig. So yan, lagyan lang natin sa ano mismong halaman. Huwag muna nating basahin ng lahat yung ano yung lupa. Kasi kailangan lang nila is moist para makarecover agad. Okay. Tapos hayaan natin dito sa kusina muna. Hayaan ko muna siya dito sa kusina. Para ano, para makarecover sila. Kapag nakarecover na sila, then pwede ko na silang ilabas. So, ito pa yung marami pa. So, hindi ko alam kung paano, kung ano. Ililipat ko kaya sa mga paso, tas ibenta ko online. Ibenta ko online, mahal kaya yung bunga nito. Kasi ang dami siya, oh. Dami. So, ayun guys. Yan po ang ating ginawa sa pagka-transplant. Ilagay ko muna siya dito sa kusina for the meantime para po makarecover sila sa kanilang pagkabunot mula sa paso tas lilipat. So, na-damage po yung ibang roots nila. So, kailangan nilang magpalakas. Okay. Ang gagawin ko naman po dito sa natira na hindi ko pa na-transfer, ilagay ko dito sa may araw para maarawan siya. Kasi nakita nyo po, magya-yellowish yung mga bagong leaves niya pag hindi siya naarawan. So, ilalagay ko muna sila dito sa may
may ano, nasisinagan ng araw habang hindi pa sila nakatransfer. Hopefully, makakabili tayo ng tawag doon, paso na malaki-laki para ano, i-transfer natin yung iba. Ang dami. Bali, dalawang klase itong isinidling ko na ano, Masa Flora. Bale, yung color orange at saka yellow siya, yellow yung shell niya pag nahinog, pero sa loob niya is orange. Tapos yung isa naman, color violet yung ano, shell niya, tsaka yung sa loob niya medyo violet din yung laman. So, hindi ko alam saan dito. Pinagmix ko siya eh. Pinagmix ko siya. So, ang dami pa. Ang dami pa niya. Nanghihinayang ako dito. Paano ko kaya ano? Kung mayroon sanang ano dito, bukid sana dito eh. Masarap sanang magtanim tas ibebenta kasi ang mahal ng passion fruit dito eh. Hindi ko alam kung ano siya sa climate dito, kung okay siya na mamunga. So, try lang natin. Let's try. Tapos ito yung papaya. Ang marami naman akong nakikita dito sa Baharin na nagtatanim ng papaya at namumunga naman siya. So, hindi ko alam kung pwede rin siya sa paso. So, tignan natin. Hopefully ay makakaano siya, magbubunga siya. Marami-rami din itong papaya. Sayang talaga kung may bukid lang sana dito na pwede nating pagtamnan, ay makakatanim sana tayo. Tas ang papaya din dito, guys, ang mahal-mahal, yung ganyan lang kalaki, mga around 1 dinar na 'yon, so 100 plus na 'yon. So ang mahal-mahal ng mga papaya dito. Mahal siya. Tulad ng eto, Masa Flora or passion fruit. Sa amin kasi ang tawag namin dito is Masa Flora or orange fruit. Nung bata kami, maalala ko, ano siya, orange ang tinawag ng mga magulang ko. So orange ang tawag namin. Ang dami nilang tanim noon. So yun ang ano namin, libangan namin maghanap ng hinog na bunga. So masarap siya. Rich in vitamin C, of course, kasi ano siya. Masarap siya talaga lalo na kapag hinog na hinog, tas lagyan namin ng asin. Tapos tataktakan mo ng asin, then diktikin mo siya sa kutsara para lalabas yung juice niya. So ang sarap-sarap ng bunga nito, masarap siya. Para sa akin masarap siya. Masarap siya. And then ito naman, tong papaya naman nito, I like kasi bumili ako. Yung pahaba ang bunga, tapos masarap siya, very sweet. So hopefully pag mamumunga naman siya, kung mag-click siya sa paso, hopefully ganun din kasarap ang ibubunga niya, katulad dun sa binili ko na pinagkunan ko ng buto niya. Yun. So sana nga. So ayan, guys. Itra-transfer ko na lang next time to pag makakuha tayo ng paso.